I marvel that ye are so soon removed from him that told you into the grace of Christ and to another gospel. Ako'y namamangha na kayo dalinin ninyong magsilipad sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Malalim, matalinhaga. Yan ang mga klase ng salitang makikita natin sa ating mga Biblia. Ngunit alam nyo ba na sa taong ito ay mayroong bagong salin na ibang-iba sa ating nakasanayan? Nito lamang September 13 ngayong taon, isinapubliko ng Philippine Bible Society o PBS sa 39th Manila International Book Fair ang kakaibang translation at tinatawag na Millennial Bible o ang Pinoy New Testament Version. Sobrang nasyak ako sa inyo. Ang dali nyo naman tinalikuran ng Diyos. Imagine, sobrang bait niya at pinadala niya si Christ sa atin. Ang Diyos mismo ang pumili sa inyo, tapos ngayon ini-entertain niyo ang ibang gospel. Halo-halo ang naging reaksyon ng mga nakapanayam namin. Para naman, para sa kabataan. Hindi, hindi ako approve sa bagong release na Bible. Nasyahan naman ako at maganda. Ako din po, sumasangayon din po. Hindi po, kasi po mas okay po yung kinasanayan. Hindi po ako sang-ayon. Ayon sa PBS, ang layunin nila sa pagsasali ng New Testament sa Pinoy version ay upang mas maengganyo ang mga kabataan at mas maintindihan ang mensahe nito gamit ang wika ng lipunan ngayon. Narito ang reaksyon ng ilan sa mga miyembro at leader ng simbahan. Para sa kabataan, kung para na namamakabulong sa amin, sa mga millennial tulad ko, na kung makainganyo ba kami, ito ba sa'yo to, Bible to? Ako din po, sumasangayon din po doon kasi po, ginawa po yung Bible na yun para po sa aming mga millennial, para hindi lang po mag-computer, maglaro, tsaka mag-aaral po na mag-aaral. Siguro po kailangan din po natin magkaroon ng time kaya magbasahin po yung Ebanghelyo ng mas maayos at mas maintindihan. Babasahin nila to at sa akin din palagay, matatanim sa puso nila dahil mababaw siya, kumbaga madali mo siyang maunawaan. Unlike the other testament, yung pinakamagandang magagamit na translation na maiintindihan yung gospel message. Kasi may particular na grupo na makaka-connect na kaagad yung ginawang translation na ito. Lalong-lalo na sa mga kabataan, yung tinatawag na millennial. Minsan, napakahirap silang mahikayat at maimbita sa mga religious activities. Kaya nga, kailangan maging creative ang simbahan kung paano mag-reach out sa mga kabataan. Gagamitin mo lang ito sa particular group, yung mga bata, ayun, o yung mga kabataan. Kaya maganda ito na they came up with this idea kasi nga lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon yung kanilang attention ay minsan nandun palagi sa mga gimmick at good time. Siguro ito ay makakapasok sa kanilang mga activities. Pero ngayon dahil ginamita ng isang medium o pamamaraan na ginagamit ng mga kabataan, siguro mas makakatulong ito na maging interesting siya sa mga kabataan. Yan. Whoever came up with this idea, talagang very creative siya. No? Ngunit may mga mangilan-ngilan na nagtaas ng kilay sa bersyong ito. Ay, hindi po ako sang-ayon kasi nawawala po yung formality ng Bible. Tsaka mas nasanay kasi tayo na pure Tagalog yung Bible natin. Tsaka pure English din. Kaya mas maganda kung mag-i-stick tayo sa ganung language lang. Hindi. Hindi ako approve sa bagong release na Bible. Kasi parang pinababaw masyado
Kasi ako, naniniwala na ako na yung Bible kasi holy scripture yun. So dapat respetuhin. Tapos kung meron tayong mga balbal na salitang makikita doon or mga hugot lines, for me, hindi siya appropriate. Kasi ano ba yung laman ng Biblia? Hindi lang naman yung trip-trip lang eh. Hindi lang naman yun parang pangpapakul kid ka lang eh. Ang laman nun, salita ng Diyos, which could really transform someone's life. Iba ang magiging perspective ng mga young people sa Bible. At saka kasi syempre, theologically speaking, at saka sa pag-aaral ng Bible kasi, hindi kasi siya advisable. Hindi na kasi, wala na kasi yung value and virtue ng Bible talaga. Kaya hindi siya pwedeng ituro or pwedeng gamitin na instrument para turuan ng mga young people. Yung Testament mismo, yung New Testament na inilabas, I'm asking kung ito ba ay batay sa original rubrics. Medyo technical ako eh. So, kung original rubrics ba siya? Kasi kung hindi siya original rubrics, therefore, nasusulat sa Bible, walang babaguhin, walang ibabawas. Ito yung pinagbabatayan sa original text ng Bible, which is, yun nga, yung language of Jesus Christ, Aramaic, then translated to Greek, translated to Latin, then translated to English. So, nakadikit pa ba ito sa original version? If not, therefore, yung interpretation lumalayo. Yung konyo na terms sa millennials ay ginamit na sa Bible, which is, I believe that is wrong. So, medyo alanganin ako doon kung ito ba ay dikit pa sa original version at language ni Jesus Christ. If not, doon tayo nagkakaroon ng problema. Mayroon ding kumikwestiyon sa paraan ng pagsasali na ginawa ng translation team ng PBS. Yun kasi ang argument kayon. Kung magiging attractive nga siya, kung babasahin nga siya ng millennial, pero nasaan yung value, nasaan yung virtue, nasaan yung totoong meaning ng Bible? Yung original reason why we write the Bible, or why do we have this Bible, no, medyo lumalayo. Kasi nga, ang Bible is a word of God, not a word of man. Again, word of God versus word of man. Kapag sinabi natin language ng millennial, word of man. Pag sinabi natin word of God, it should be the Bible. Ngayon, to imimix mo yung dalawang yan, magkakaroon tayo ng problema because of these two are different. Sinubukang hingin ng aming team ang panig ng PBS at nagpaunlak naman ng interview si Dr. Anisha Del Coro, ang translation consultant ng institusyon. It is the prerogative of the Bible Society to decide what translations are needed within a country. So, Philippine Bible Society, we decided, in the Philippine Bible Society, we decided that this is the translation that the Filipinos need at this point in time. The Bible Society always wants to serve the Christian Church by providing appropriate scriptures. In 2007, we realized that we have come to a point in our history where people have changed their language habits. Nagbago na yung kanilang pananalita. At kung titingnan mo, pero product ito ng history. Dahil ang daming nangyari sa ating bansa. But I want to say that the linguistic changes, the way we speak, has changed. If you consider the time that the period that I am considering is a period of 50 to 60 years. That's how long it took for the language to change. So when we realized in the Bible Society that people are already speaking in a different way, then we thought that the Bible translations that they use, it must reflect the way they speak. So the existing translations that we had at that time, we had many Tagalog versions. We had Magandang Balita Biblia, we have Ang Biblia, and then we have revised these. But we said, we don't have a translation that reflects the way people speak. And if you don't have a translation that reflects the way people speak, they will find it hard to read a translation that will not reflect the way they speak. So, because of that, we said, Bible Society decided we will go into this. This Greek New Testament, 5th edition. And that is the first requirement. The translation has to be faithful, tapat. Kailangan tapat dun sa original text, and that is the Greek text. Number two, it has no doctrinal bias, meaning we translate objectively
we don't favor any particular doctrine because it has to be faithful to the Greek text. And third, it has to be easy to understand. And those are the three requirements that we followed in the Pinoy version. And when we say Pinoy version, Pinoy is like a style, heterogeneous style. Yun ang Pinoy niya. But it is based on the NCR, National Capital Region. We realized that the people are starting to speak differently. So we focused first our research on the National Capital Region. Ayon kay Dr. Anisha Del Coro, ang ginamit nilang wika sa pagsasalin ay ang tinatawag na heterogeneous language. Because you see, ganito na magsalita ang mga Pilipino. Hindi na sila nagsasalita ng straight na tuloy-tuloy na Ingles o tuloy-tuloy na Tagalog, nagahalo. At yan ay resulta ng ating kasaysayan. It is because of our history. Why? Because within that period, we started a period wherein we always spoke English, no? Time pa ni Marcos, no? Hindi pa kayo ipinanganak. Nag-i-English ang mga tao. So, pero natapos yon, nagkaroon ng martial law. So, talagang malaki ang pagbabago sa wika. So, from English, Filipino, the language, because the language of protest was Tagalog. So, nagsimula ng mag-flourish ang Tagalog. Kaya tuloy na wala na ang mga English shows, no? Sa TV, makikita yun. At ang mga factors na naka-apekto sa bersyong ito ay? First stage of the historical change, the change was from English to Filipino. The second stage, this was the stage of accelerated change. And this was supported by both technology, ang daming pagbabago sa wika dahil sa maraming mga forces. Yan, technology, linguistic change, migration, ang dami ding pagkilos dito sa ating lipunan, and the OFWs, all of this come together to support the or to supplement the accelerated change in society. So, maraming change, sabay-sabay yon, at nagkahalo-halo. But I want to say that pag sinabing naghahalo yung English at Tagalog, very orderly yan because it is language. So you see, everything is very orderly. And the language that we use in the Pinoy version, calculated yan ang mga ginagamit naming mga words dyan. Hindi basta-basta pinaghalo, no. And before a word is going to be used, we have to be sure that it has been stable in the language for the past 10 years at least. Hindi pwede yung mga bagong lumalabas lang na mga salita, hindi pwede. Pinipiling mabuti ng translation team. So it has taken more than 10 years to produce the Pinoy version. The Bible Society always wants to serve the Christian Church by providing appropriate scriptures. Yan ang aming mission, making the Word of God available through translations that are faithful, in formats that people prefer, and at the prices they can afford. So you see, we have a translation team, and they were selected we had a group of people. They were selected from a group that participated in a workshop. The workshop was really to train people for the Pinoy version project. And so they participated, they competed with each other actually, and then they were selected. And after that, they were trained again for the specific job of translating for a specific job of translating the Pinoy version. There are four of them, four translators and myself.
and they are young people, no? The age is from 25 to 35, I think. So they are young. They have to be young. Binigyang diin ni Dr. Del Coro na ang mga salitang ginamit nila sa PNTV o Pinoy New Testament Version ay kinailangang nagamit na sa lipunan sa loob ng 10 taon. Maigi nilang pinili at nagdaan ito sa masusing pananaliksik. Ang PNTV o Pinoy New Testament Version ay ginawa para sa young people pero di ito limitado para sa kanila. Maaari rin itong gamitin ng mas nakakatanda. It appeals to young people, but it's not limited to only to the young people. All the Filipinos. Sa huli, iba-iba man ang reaksyon ng publiko, iisa lang ang hangarin ng PBS, ang maipahiyag ang salita ng Diyos sa wikang madaling maintindihan sa panahong ito. Samahan ninyo ako muli sa susunod. Ako si Christine at ito ang dokumentaryong Salin.